Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang ikalawang yugto ng imperialismong kanluranin. Sa araling ito, pag-aaralan natin ang mga dahilan, uri, pangyayari at epekto ng ikalawang yugto ng imperialismong kanluranin. Ang ikalawang yugto ng kolonyalismo ay pinasimula ng mga kanluraning bansa na nakop at nagtayo ng imperyo ang Portugal, Spain, Netherlands, France at Britain sa Asia at Amerika. Ngunit lahat ng imperyong itinatag ng mga ito ay bumagsak bago magsimula ang ikalabing siyam na siglo. Nawala ng kolonya ang Netherlands at France sa North America. Lumaya sa mananakop ang Latin America, subalit hindi ang Asia at Africa. Nagkaroon ng makabagong imperyo noong ikalabing siyam na siglo. Sa unang yugto ng ikadalawampung siglo, habang nagaganap ang Rebolusyong Industrial mula 1871 hanggang 1914, ay naging mabilis ang paglawak ng pagkakanluranin ng ibang lupain. Sa yugtong ito, kapansin-pansin na ang sentro sa paggalugad ng mga Europeo ay ang Afrika at silangang Asya. Ano-ano nga ba ang naging dahilan ng pananakop sa ikalawang yugto? Maraming dahilan ang pananakop sa ikalawang yugto ng imperialismo. Ilan sa mga ito ay dahil sa pangangailangan sa hilaw na materyales, pagsunod sa sistemang kapitalismo at paniniwalang tungkulin at karapatan ng mga kanluranin na magpalawak ng teritoryo. Ang Manifest Destiny at White Man's Burden ay ginamit na rason sa pananakop. Ang Manifest Destiny ay isang doktrinang mula sa Diyos na nagbibigay ng karapatan sa United States na sakupin at palawakin ang kanilang teritoryo sa buong kontinente ng Hilagang Amerika. Samantalang ang White Man's Burden ay paniniwalang tungkulin ng mga Europeo na panaigin ang kanilang maunlad na kabiyasnan sa mga katutubong kanilang masasakop. Iba-iba ang kolonyang itinatag sa ikalawang yugto ng imperialismo. Ito ay maaaring sa anyo ng protectorate, concession, o sphere of influence. Ang protectorate ay ang pagbibigay ng proteksyon ng makapangyarihang bansa laban sa paglusob ng ibang bansa. Ang concession ay ang pagbibigay ng special na pahintulot sa pagnenegosyo. Habang ang sphere of influence ay isang maliit na bahagi o lugar ng bansa na kontrolado ang pamahalaan at politika ng makapangyarihang bansa. May mabubuti at hindi mabubuting dulot ang pananakop sa bawat kolonya. Ang pagbabagong politikal, kultural at pangkabuhayan ay ilan lamang sa mga ito. Ang tunggalian sa Afrika ng mga bansang kanluranin. Hindi naging madali sa mga Europeo ang paggalugad sa Afrika. Sapagkat malalakas ang agos ng ilog, madidilim ang mga gubat at maraming hayop ang naglipana. Idagdag pa sa balakid ang napakainit na klima at pagkakaroon ng maraming pesteng may dalang sakit tulad ng malaria at yellow fever. Nagkaroon lamang ng kaalaman sa Afrika ng marating at magalugad ni David Livingstone, isang misyonerong Ingles, ang ilog Zambezi noong taong 1854. Siya din ang unang dayuhan na nakakita sa magandang talon ng Victoria na ipinangalan sa Reyna ng England. Siya din ang nakakita sa lawa ng Nyasa at Tanganyika. Nang mamatay si David Livingstone dahil sa sakit, iniulat ni Henry Stanley, isang Amerikanong mamamahayag at manlalakbay, ang lahat ng kanyang mga tala tungkol sa Afrika. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa ulat na ito, ay naliwanagan ang mga kanluranin hinggil sa yaman ng Afrika. Ang pangangailangan sa hilaw na materyales, pambansang ambisyon, at katanyagan sa pananakop ang dahilan ng tunggalian sa gitnang Afrika ng mga kanluraning bansa.
sa loob ng 30 taon, ang dating mahirap marating at hindi kilalang mga puok ay naangkin ng lahat. Ang pinakamalaking bahagi ng Congo Basin ay nakuha ng Belgium sa pamumuno ni Haring Leopoldo I noong taong 1885. Samantalang ang ibang bahagi ay pinaghati-hatian ng France, Britain, Germany, Portugal at Italy. Nahati sa tatlong rehiyon ang kontinente ng Africa. Ang hilagang bahagi na nakaharap sa dagat ng Mediterranean, ang pinakagitnang bahagi ng Tropiko, at ang malamig na bahagi ng Timog Africa. Madaling narating ng mga Europeo ang hilagang bahagi sa pamamagitan ng dagat Mediterranean. Nang bumagsak ang Imperyong Romano, nahiwalay ito sa Europe, hindi lamang sa pamahalaan, maging sa kanilang relihiyon. Islam ang naging malaganap na relihiyon sa bahaging ito ng Africa. Yumaman ang bahaging ito tulad ng Tunis at Algiers dahil sa pangungulimbat sa mga sasakyang dagat ng mga Europeo. Sa umpisa, mga alipin ang dahilan ng mga Europeo sa pananakop sa Africa. Subalit naging interesado na din ang mga ito sa yamang likas na madami sa lugar tulad ng citrus, ubas, butil, pastula ng hayop at puok na magandang panirahan. Ang pananakop sa Timog Asya ng mga Ingles. Tulad ng Africa, ang Asya ay pinaghati-hatian din ng mga bansang Kanluranin. Ilan sa mga bansang nagagawan ay ang France, Portugal at Britain. Nang lumaya ang 13 kolonya sa Amerika dahil sa Rebolusyong Amerikano, hindi pa rin natinag sa pagpapalawak ng teritoryo ang Britain sa ibang dako. Ang British East India Company sa India ay naging lubhang makapangyarihan sa pamahalaan at dinala ang kaisipan, teknolohiya, kaugalian at edukasyon sa bansa. Noong taong 1800, inilipat ang kontrol ng pamahalaan sa imperyo ng Great Britain. Tinawag ang India na pinakamaningning na hiyas. Nagwakas ang 7 taong digmaan ng France at Britain dahil sa Treaty of Paris noong 1763. Dahil dito, nawala ng teritoryo sa India ang France. Ang United States laban sa Spain. Hindi nagpahuli ang United States sa mga bansang industrialisado. Napasali ang United States sa digmaan laban sa Spain noong taong 1898. Naging matagumpay ang United States sa digmaan kaya nasakop nito ang Guam, Puerto Rico at Pilipinas. Naging himpilang dagat patungo sa silangan ng bansang Amerika ang Pilipinas at Guam. Samantalang ang Puerto Rico ay naging himpilang dagat naman sa Caribbean. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, nakuha rin ng United States ang teritoryo ng Samoa na naging mahalagang himpilang dagat sa Hawaii at Pearl Harbor na pangunahing basing pandagat ng United States sa Pacific. Ang West Indies, Australia, New Zealand at iba pang bansa sa Central America ay mahihina at walang pagkakaisa. Dahil dito, nagsilbing tagapangalaga ng mga puok na ito ang United States para manatiling bukas sa pamilihan ang mga bayan, makakuha ng hilaw na sangkap at mapangalagaan ang ekonomikong interes ng Amerika. Nakaligtas sa kaguluhan ang Australia at New Zealand dahil sa Great Britain. Natuklasan din ng mga Brito na mayroong mga ginto sa Australia kaya dito na sila nanirahan. Ano-ano nga ba ang naging epekto ng ikalawang yugto ng imperialismo? Malaking bahagi ng buhay ang naapektuhan ng pananakop. Ang mga gawaing pampolitika, pang-ekonomiya, panlipunan, espiritual at pangkultura ang ginamit ng mga mananakop na pang-akit sa mga bansang nasakop para sumunod. Ilan sa mga pinagagawa nila ay ang pagtatrabaho sa bukid, kagawaan ng barko sa hukbong sandatahan. Ang imperialismo sa Asia at Africa ay nagbunga ng pagsasamantala sa likas na yaman at lakas paggawa.
Naging sanhi rin ito ng pagkasira ng katutubong kultura sa ilang bahagi ng kolonya dahil sa pananaig ng impluwensyang Kanluranin. Ang hidwaan sa teritoryo sa Africa at Asia dahil sa hindi makatwirang pagtatakda ng hangganan ay ramdam pa rin sa kasalukuyan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!